Yan guys, yan yung sinasabi nila na hindi raw waterproof yung sticker, no? Pag binasa nyo siya guys, mangyari sa kanya yan. Ganyan lang mangyari sa kanya, huhulas lang siya. Hello! So, kumusta kayo ulit lahat, no? This time, magbablog tayo tungkol ulit sa printing, no? Baka kasi na-miss nyo na yung mga vlog ko tungkol sa printing. So, guys, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-print ng mga waterproof na sticker. So, baka may mga mag-react na naman dyan na meron na akong vlog na gano'n na tinuro ko kung paano mag-print ng mga waterproof sticker, no? So, guys, kasi meron mga nagre-request dito, guys, na paano ba mag-print ng waterproof sticker ng walang phototop at hindi ka gagamit ng Ecosol na printer, no? Kasi yun nga ang mga dahilan yan para maging waterproof ang sticker mo. Unang-una, patungan mo siya ng phototop. Pangalawa, dapat Ecosol yung printer mo. Ngayon, guys, yung Ecosol na printer, masyado na siyang mahal, no? Kasi ang range niya is 35,000 pataas. No, so X na muna natin yung Ecosol na printer. So ang pangalawang option yan is yung phototop. So guys, kung lalagay mo kasi ng phototop na kamukha nito yung mga sticker mo, magiging waterproof siya. No? Kaso nga lang guys, yung problema kasi, yung iba kasi ang gusto lang nila, magprint lang sila ng isa, dalawa o tatlong sticker lang na page nito. No? So masyado siyang magastos kung gagamit ka pa ng phototop kasi unang-una, kailangan mong gumamit ng laminator. So guys, ang laminator kasi hindi siya mura. No? Nag-range siya ng 1,500 to 2,000. Piprint ka ng waterproof na sticker tapos gagastos ka ng 1.5 pero gagamitin mo lang is tatlong page lang o ano kaya kaunti lang na sticker, no? So kung hindi mo naman siya guys ininegosyo, meron pa akong isang trick para maging waterproof ang sticker mo, no? So kung excited ka ng malaman, maikisuyo muna o guys, no, na mag-subscribe kayo sa channel ko at syempre i-like mo na rin ang video na to at syempre i-turn on mo na rin yung notification bell para laging updated pag may mga bago kong tutorial na tungkol sa printing, no? So para hindi na humaba ang video na to, no, so simulan na natin ang tutorial kung paano ka mag-print ng waterproof sticker nang hindi ka gumagamit ng phototop at hindi ka gumagamit ng Ecosol, no? So number one, syempre kailangan natin ng vinyl na sticker. No, so guys, saan makakabili ng vinyl na sticker, no? So sa mga nagtatanong, meron po kami, no, guys, i-message niyo lang kami sa aming FB page. Hanapin niyo lang kami at The Printing Shock. So guys, ito ang pangalawa mong kailangan para makapag-print ka ng waterproof na sticker, no? So ang tawag namin dito o kadalasan tinatawag ng tao dito ay Pylox paint o spray paint sa iba. So guys, ang bibilin mo na ganito, yung clear. So ito guys, flat clear tong nabili ko kasi meron pa nito yung gloss clear, no? Yung gloss, so makintab siya ito para siyang matte. No, so guys, alam niyo naman kasi siguro kung ano gagawin dito, no? Syempre, pag naprintan mo na yung pinaka-sticker mo na vinyl, i-sprayan mo siya nito. Para hindi tayo mapayas sa tutorial na to, no? So susubukan natin na mag-print tapos yung isa guys mayroong phototop, yung pangalawa walang phototop at syempre guys yung pangatlo i-sprayan natin itong Pylox na clear paint. So guys, simulan na natin, no? So mag-print muna tayo ng ating sticker. So guys, sa mga nagsasabing hindi po waterproof ang binibenta namin, hindi po totoo yun, no? Ang binibenta po talaga namin ay waterproof yung vinyl. Ang problema dyan guys, yung pinaka-ink nyo, yun ang hindi waterproof. Kaya pag nilublob nyo siya sa tubig, ano kaya binasa nyo siya ng tubig, gumuhula siya. No? Kahit pigment ink pa yan. Pag binasa nyo yan guys ng tubig, talagang masisira yan. No? Pero yung pinaka-sticker namin, hindi siya nasira. Yan, so hintayin lang natin siya matapos. So yan guys, so natapos na natin i-print yung ating pinaka-sticker vinyl. No? So yan, mapapansin nyo yung pinaka-logo namin, The Printing Shop. Tapos ilagyan ko rin siya ng labels, no? So nandito yung meron siyang phototop, ito yung walang phototop. Kasi ito yung with clear paint spray, no, so o Pylox. No, so gugupitin natin siya sa tatlo. Yan, so guys, ito yung with phototop, no, so padadaanan natin siya sa laminator para ma-laminate siya ng phototop, no. So guys, kung mapapansin niyo cold lang siya, no. So hindi siya pinapainit kasi ang tawag diyan cold laminating film. No, so yan. So guys, laminate na natin yung isa, yung mayroong phototop, no. So yung pangalawa naman na gagawin natin, yung ito na. Yung hinihintay nating lahat. Etong pinaka-sticker natin na to, i-spray natin siya guys ng clear paint, no. So ganito. Yo, no. So huwag niyo kakalimutan i-shake well. Yan, okay. Tapos, so ang gagawin na natin to guys, no, so i-sprayan lang natin siya yung gusto natin maging waterproof dito, no. So yan, so i-sprayan lang natin, huwag ko lang dito. So guys, ito yung in-sprayan natin na clear na paint, no.
So yan, medyo napasobra yata yung spray ko, no, kasi, pero para makita nyo rin, no, patuyuin ko muna to, tapos ite-testing natin yung tatlong sticker na yan, kung sino ba yung uhulas, sino ba yung kukupas, at syempre, sino ba talaga yung waterproof, no? So yan, patuyuin muna natin siya. So yan guys, no, so ngayon, magte-testing na tayo kung naging waterproof ba at naging successful ba yung ating pag-i-spray ng Pilox na clear paint doon sa may isang sticker. So guys, ito yung una, yung merong photo top, no? So yan, makita nyo, nilaminate natin. So ilagay natin siya dito na merong tubig. Yan, para kita nyo, nakalubog siya. Ito naman guys, yung walang photo top, no? So ito, pigment ink lang na pinrint natin sa isang vinyl na sticker. Ito siya dyan. Kakalagay ko pa lang, kumukupas na kaagad. So ito naman guys, yung meron siyang, yan, meron siyang Pilox paint na clear. So lagay natin siya dito. Yan, so medyo patagalin natin siya, no. A few moments later. So yan guys, after 5 minutes ng pagkalublob natin sa kanya sa tubig, so tingnan natin tong, yan, so pag inangat mo to, yan guys, yan yung sinasabi nila na hindi raw waterproof yung sticker, no. Pag binasa nyo siya guys, mangyari sa kanya yan, ganyan lang mangyari sa kanya, huhulas lang siya. Yan o, yan yung pinaka-ink na pigment. So, ganyan yung mangyari guys pag hindi nyo siya nilagyan ng photo top. Nasisira lang siya. Okay? Ito naman guys, yung meron siyang photo top, no? So, kahit anong gawin mo dyan, hindi yan masisira. Kahit anong pang gawin nyo dyan, no? So, testingin natin. So, hindi lang tubig. Testingin natin alcohol. Yan. So guys, kahit anong gawin nyo dyan, ito yung gawa namin na sticker, no? Yung meron siyang photo top. Hindi nyo masisira yan kahit anong gawin nyo dyan, no? So kahit punitin nyo yan, wala. Hindi nyo siya mapupunit, no? So ganyang katibay yung mga gawa namin na sticker. Okay? Ito naman guys, yung isa na meron siyang clear spray. Clear paint. Yan. So kung makikita nyo, hindi siya humulas, no? Hindi kamukha nitong isang to. Na humulas lang siya, yan o. So, wala nang natira. So, ito guys, meron pa rin siya, yan o. Approved! At very effective talaga yung ginawa natin na nilagyan lang natin siya ng clear spray. Okay, yan. So, waterproof na rin siya. So, testingin rin natin guys, no. Lagyan natin ng alcohol. Yan. So, wala. Waterproof na talaga siya. Approved. So yun guys, no, so yun, so nakita nyo na kung ano ang madaling paraan para maging waterproof ang inyong vinyl sticker nang hindi nyo kailangan gumamit ng photo top o hindi nyo kailangan gumamit ng Ecosol na printer, no. So kung hindi ka naman magninegosyo ng printing shop at gagawin mo lang ng mga personal lang naman ng mga sticker para sa iyong kotse, para sa iyong motor o para sa iyong mga labels ng kung ano-ano sa bahay nyo, no. So pwedeng-pwede na yun guys, no, bumili ka lang nito, no. So ito, mga 110 pesos lang yata to sa hardware, no. So murang-mura lang siya kaysa nga naman bumili ka ng laminator na once mo lang gagamitin na nagkakahalaga ng 1.5 to 2,000 tapos bibili ka pa ng photo top na ang halaga niya ay 120 pesos sa akin, no. 20 sheets na yun guys, no. So sa mga gustong bumili ng photo top at syempre gustong ring gawing negosyo yung sticker printing shop, so i-PM nyo lang kami guys sa The Printing Shop sa FB. So guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, no, na make sure na nakasubscribe ka na, i-click mo yung like button at syempre i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong labas ng mga tutorial about sa printing, no. I-check nyo na rin guys yung mga ibang tutorial ko about sa printing na dyan sa may description box below, no. Tapos kung may mga tanong kayo, comment, suggestion, no, feel free to comment down below, no. Huwag kayo mahihiya guys na magtanong, no. Libre lang naman yan. For sure, sasagutin ko kayo agad-agad. No? So maraming salamat ulit sa inyong lahat at see you on my next video at bye-bye!